So ano bang kailangan nating gawin para ma-embrace o mayakap natin itong kagandahan ng Kapaskuhan kahit nasa panahon ng inflation? For OFW, okay nga yung nangyayari sa atin dahil nakapagpadala tayo ng medyo mas extra. Pero doon sa mga walang kamag-anak na OFW, paano natin ipagkakasya ang meron tayo? Sabi nila, pagdating ng Kapaskuhan, malaki ang negative na effect ng Pasko sa personal relationship. Parang naman din kapanipaniwala to. Tapos nakita ko, ano ang dahilan? Yung work-life balance daw, tsaka yung financial concern, na masyadong naging komersyo ang Kapaskuhan. Dahil dun sa, alam natin, ang Pasko, di ba? Bigayan ng regalo. Diba? Yung mere fact na bigayan ng regalo, maraming okasyon na nagkikita-kita, may handaan. Oh, lahat yan may kalakit na pera, DJ Genie. O, totoo po yan. 12 tips sa paghahanda. Kung hindi man natin magawa itong 12, baka kalahati lang nito. Malaking tulong na. Lalo na, hindi po ito 12 bagay na may kinalaman sa kaperahan lang sa Kapaskuhan. Number one, first tip. Let's go. Set a budget and stick to it. Maraming beses ko nang narinig to. May Pasko o wala, parating ang enrollment, parating ang piyesta, or sa pang-araw-araw lang, lagi natin sinasabi, set a budget. Regalo, pagkain, whether pagkain na kakainin mo sa labas o kakainin mo sa bahay, tsaka yung mga pupuntahan mo, lalo na ang Pilipino. Pero miskin na yung mga Western culture daw, ganun eh. Kapag Kapaskuhan, lalo na may break sa trabaho, ayan, kita-kita, reunion, get-togethers, and all. No? Come up with a budget, a realistic budget, na hindi kayo magigipit, hindi kayo mahihirapan. Yung realidad, kulang ka sa pera. Pamilya, ang laki. Mayaman, mahirap, middle class, naramdaman ang issue sa kaperahan. Maraming mga stilo. Magkaroon kayo ng yung ginagawa sa opisina. Ang tawag dito, Chris Ringel o sa eskwelahan. O kaya mayroong Secret Santa. Yes. Kaya nga isulat, isipin, tipirin eh. Pero hindi nasusunod. Kailangan po sundin. Come up with a budget and stick to your budget. Pangalawang tip, plan ahead. Lalo na yung mga gawain, yung mga sitwasyon. Alam nyo po yung mapapagastos ka at masistress ka sa Kapaskuhan pag last minute shopping. Diba? Yung sasabihin mo, saka na. It's always best to do your Christmas shopping well in advance. Plan ahead. By December 15, bago mag-umpisa yung simbang gabi, okay sa all right na. Mga re-regaluhan, mga bibigyan, ang mga pupuntahan. Pangatlo natin, manage your expectation. Okay, pagkapaskuhan, din, Kuya Mike, diba? Lalo na pag yung, tayo yung mga head of the family, nanay o tatay, gusto, very memorable itong Pasko na to, 2022. Mag-uumpisa yan sa mga dekorasyon, yung maganda ilaw. Allow ourselves to have a hindi perfect na Christmas. Easy-easy lang sa kainan. Kainuman. Guilty ako rito. Maraming pagkakataon, yung Christmas season, yun yung panahon na parang ang sama-sama ng condition ko. Feeling bloated. Diba? Parang tatlong linggong hindi natutunawan. Parang, wow, grabe yung tatlong linggong hindi natutunawan. Wow. Oh, yung, kasi yung umpisa ng mga Christmas party. Next bago week na, no? Gabi, next diba? Week na. Tapos nakainom, pumilit gumising ng maaga. Hindi lang yung papotok ang dahilan kung bakit maraming tao sa emergency. Inatake. Ay, totoo yan. Tunawan. Sobrang totoo ano, yan. Sa sobrang sarap ng pagkain. No. In moderation, people. Hanap po kayo. Once a week, 15 minutes lang, 30 minutes lang, maximum, 30 minutes a week. Solo ka na sa bahay, sa kwarto, mag-isa ka lang pag nagdadasal daw tayo, di ba? Naku, dami nating dadasalin sa Panginoon. Pero meron ba tayong pagkakataon na tumatahimik tayo, pinipilit natin pakinggan ang Panginoon kung ano ang sinasabi? Sa meditation natin makukuha yan. Take some time out for yourself. Enjoy the company of others. Lalo na po kayong mga nasa ibang bansa, kayong mga migranting manggagawa. Labas po kayo. Sumama kayo sa mga grupo sa simbahan, mga asosasyon dyan. Huwag naman lagi-lagi, no? At hindi naman siguro pa pwede rin na araw-araw. Pero
find joy in the company of others. Labas po kayo, simbahan, mga dapat yung nakaka-enjoy, yung magpapasaya sa inyo, hindi yung magpapadagdag stress din. Hanap po kayo ng volunteer work. Yun. Yung hindi sa pasikat, hindi sa pagyayabang, hindi dahil ipopost mo sa Instagram mo o sa Facebook mo na meron kang volunteer work, yung talagang merong sense of sacrifice, discomfort, without anybody giving you a pat on the back. Paghiga nyo sa gabi, pagod na pagod kayo dun sa volunteer work. Pero meron pong ngiti, kung hindi sa inyong bibig, sa inyong puso. Next tip, make sure you get enough sleep po. Tulog, tulog. Yung kapaskuhan, ha? 8 hours of sleep dapat times 31 days. 8 times 31, dapat mga 240 plus hours kayo tulog. 248. Eh baka mamaya may party dito, may get together, pero may pasok pa bukas, nakauwi ka na alas 2. Igising ka alas 4. Nakainom pa, umuwi ng alas 2 ng umaga. Get Kaliha enough sleep. Yun lang po, ha? Nakakapagod po ang Kapaskuhan. Huwag po tayong masyadong mag-expect sa mga kapwa natin, sa anak natin. Halimbawa, parang nag-aalboroto yung mga bata o kaya yung niregalo sa inyo, inaasahan nyo, bonggang-bongga. Tapos, ito lang niregalo sa akin. Nakakadagdag stress pa ho yun eh. Release your expectation, sabi nga nila. I agree. Ha? Just enjoy the pleasure na, uy, may nagregalo sa akin. Yun, it's tama na yun. That counts. Yes. Next tip, umpisa ho kayo ng bagong tradisyon. Sa Kapaskuhan, iniisip ko sa amin, di ba bilin, maraming bilin. May konting saya, pero kung 5 taong gulang na yung apo ko, hahanap kami ng tradisyon, ganong karaming bilin. Parang bisita iglesia, DJ Jean. Alam mo ba yung bisita iglesia? Okay. So ngayon, hahanap kami dito sa Metro Manila. Pwedeng umabot ng Laguna, Cavite. 5 years old siya. Hahanap kami ng 5 bilin. Second to the last, tingnan nyo po ang taong patapos na. Taong 2022. Banggit na natin minsan dito sa programa natin, stop, start, continue. Ito po ang pagkakataon. Patapos na ang taon. Tingnan nyo po ang mga kung paano ang ating buhay sa larangan ng relasyon sa kapwa, sa trabaho, sa pera, sa ating relasyon sa Diyos. Ano kaya ang magandang stop, start, continue? Miski na isa, dalawa lang na stop, isa lang na start, tatlo na continue, yung mga ganun. Don't make it too hard. Panghuli, wag na wag po natin kalimutan. It is not on the presence, but the presence of the real reason of the season. Ano yon? The coming, the birth of our Lord Jesus Christ. Yun lang po yun. Bakit ba may stress at alalang-alala tayo sa Pasko? Eh, nakakalimutan natin yung real reason. Pag yun po lagi nasa utak natin, mababawasan. Hindi ko po sinasabing mawawala. Mababawasan po yung yung anxiety natin sa darating na Kapaskuhan. The real reason of the season, the coming birth of our Lord Jesus Christ.